Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa pamahiing na kaugnay, ukol sa mga bariyang may dalang swerte na kung saan ito ay makakatulong sa inyo upang mas lalo pang makaakit ng maswerte sa usaping yaman man o pananalabi. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa video nito ay tunghayan pa rin po natin ukol pa rin sa ilang mga pampaswerteng na kaugnay, ukol sa mga barya, na ito rin ay mga paraan upang mas lalo pang makaakit ng swerte, lalo na sa usaping yaman o pananalapi. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Alam niyo ba na ang mga barya ay may mahabang kasaysayan ng pagdadala ng swerte? Dahil ayon sa sinaunang paniniwala, ito ay sumisimbolo ng kaunlaran at kayamanan. At ayon pa sa paniniwala ng mga matatanda o superstitious belief, lalo na sa bansang Inglaterra, na mas mainam ang mga bariyang may putas at daladala mo ito kung saan ka man magpunta. Pwede mo itong ilagay sa inyong mga pitaka o bulsa, dahil ito ang magsisilbing good luck lucky charm mo upang mas lalo pang makaakit ng mga swerte, lalo na sa usaping yaman man o pananalapi. At mainam ito kung ikaw ang taong lagi na lamang kinakapos at maglagay lamang nito sa inyong mga bulsa o mga wallet sa paniniwalang para hindi ka mawala ng pera. At sinasabi naman na kapag sa tuwing bagong buwan o new moon ay kunin niyo ang mga barya na may putas sa inyong mga wallet o pitaka. Hawakan ito sa inyong mga kamay at saka ito turaan. Dahil sa paniniwalang may swerte itong hatid at saka ibalik ito sa inyong mga wallet at pulsa. Kaya't nakakatawa mang isipin na ang mga ganitong paniniwala o pamahiin ay wala mang basihan, ay karamihan ang ilan pa rin ay ginagawa ito. Ang mga pampaswerte ito na kung saan makapagbibigay sa atin ng mga swerte lalo na sa usaping yaman o pananalapi. Kaya't para sa inyong mga kajanski, ay agad nyo nang affirm ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin nyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para ikit lalo itong maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnabihin ang video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng mga pampaswerteng ito ay kinapo ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gapay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto mong swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po natin makakamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na inagdag sa topic na to ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga kajanski. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating mga kapalaran tungkol sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating love horoscope kung tayo ba ay suswertihin o mamalasin sa linggong ito mula July 12 hanggang July 18. Para sa mga taong Aries, makakaramdam ka ng panlalamig sa iyong kapareha. Nasusok niyang kaabalahan sa trabaho. Wala na siyang oras na ipibigay sa iyo, kaya naman, hindi mo maiiwasan na sumama ang loob at magdamdam sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 46 at 58. Para naman sa mga taong Taurus, ito ang araw na malalagay sa peligro ang inyong pagsasama dahil na rin sa kapabayaan mo sa inyong relasyon. Ang hindi mo pagbibigay ng halaga sa kanya ang magtutulak para gawin niya ang isang mapanganib na bagay. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 7. Para naman sa mga taong Gemini, mauudlot ang balak ninyong selebrasyon para sa mahalagang okasyon ngayong araw.
ito ay dahil sa kakulangan sa budget. Kaya naman, pipiliin nyo na lang na magkulong sa inyong kwarto at tamhin na lamang ang pag-ibig sa isa't isa. Ang iyong mga maswerteng numero, 38 at 42. Para naman sa mga taong Cancer, isang tao na may lihim na pagtingin sa iyo ang hindi na makapagpipigil sa kanyang emosyon at sasabihin na niya ang kanyang nararamdaman. Ikakagulat mo ito kaya wala ka pang masasabi at magiging reaksyon sa ngayon. Ang iyong mamaswerteng numero, 19 at 20. Para naman sa mga taong Leo, pareho kayong nagtatago ng inyong damdamin. Kaya pareho kayong mahihirapan na harapin ang isa't isa. Ang mangyayari sa araw na ito ay puro pakiramdaman. Walang gustong mauna na magsabi ng tunay na nararamdaman. Ang iyong mga maswerteng numero, 5 at 15. Para naman sa mga taong Virgo, bibilis ang tipok ng puso mo dahil makakasama mo siya at makakausap pa. Gayunpaman, wala itong ibig sabihin sa kanya dahil hindi naman kayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa, kaya iwasan ang umasa. Ang iyong mga maswerteng numero, 18 at 26. Para naman sa mga taong Libra, kahit pa anong gawin mo ay hindi mo na maipabalik sa dati ang lahat. Hindi mo na maaaring ibalik ang inyong relasyon, lalo na ang pagmamahal niya. Mas makakabuti kung pag-aaralan mo na lamang na mag-move on. Ang iyong mamaswerteng numero, 55 at 67. Para naman sa mga taong Scorpio, hindi magiging masakit para sa iyo ang inyong paghihiwalay ng landas. Dahil sanay ka na naman na wala siya sa iyong tabi at isa pa ay matagal mo na rin gustong tapusin ang relasyon na meron kayong dalawa dahil hindi na rin kayong magkakasundo. Ang iyong mga maswerteng numero, 67 at 69. Para naman sa mga taong Sagittarius, magiging makulay ang araw na ito para sa inyong dalawa dahil sa bagong nipangan na inyong matutuklasan. Sa dami ng hindi nyo pinagkakasunduan sa inyong pagsasama, ay dito kayo ngayon magkakasundo. Ang iyong mamaswerteng numero, 21 at 30. Para naman sa mga taong Capricorn, masasagot na ngayon ang mga katanungang bumabagabak sa iyo tungkol sa iyong mahal. Pero hindi lahat ng kasagutang makukuha mo mula sa kanyang kamag-anak ay magugustuhan mo. Ang iba ay magpapasakit ng ulo mo. Ang iyong mamaswerteng numero, 13 at 14. Para naman sa mga taong Aquarius, magtatagumpay ka sa pagpapaamos sa kanya. Madali mo siyang mapapagagat sa iyong mga pain. Pero mag-ingat ka dahil may mga diskarte ang iyong mahal na hindi mo alam at kakagulat mo pagdating ng oras. Ang iyong mamaswerteng numero, 7 at 17. Para naman sa mga taong Pisces, ikaw na ang kusang bibitaw sa inyong relasyon. Kahit masakit sa iyo at inibukal sa kalooban mo, pero kahit mahirapan ka, ay mas pipiliin po na ngayon ang tama kaysa sa mali na magtutulot lamang lagi ng kaba sa iyong dibdib. Ang iyong mamaswerteng numero, 10 at 21.